Aigan, maging alisto kapag nasa pampublikong lugar. Hold up, salisi, carnapping, at iba pang krimen sa lansangan, caught on cam. Halos hindi makakilos ang 35 anyos na si Camille, hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang katawan, puno ng sugat at malalaking galos. Nahirapan nga po pag nasasagip, isang ganun lang, ganun lang ako, napapasigaw ako sa ganun lang niya. Nagtamu siya ng mga sugat matapos maging biktima ng riding-in-tandem. Naglalakad si Camille sa kalye ng Petro Hill, Malate, Maynila noong April 2. Walang ano-ano, biglang hinablot ang kanyang bag ng lalaking angkas sa motorsiklo. Kahit natumba at kinaladkad na, hindi binitawan ni Camille ang kanyang bag na may lamang pera at mahalagang dokumento. Pagkahawak mo ganun, maawak din po kasi yung laman po ng bag ko yung mahalaga sa akin. May babayaran po kasi ito eh. Parang pinag-adya po talaga na buhay po. Pagkatitig po talaga ko sa magnakaw, idalawa lang talaga yung ano, either bumitaw ka na or matibay ka ay bumitaw ah. Parang next na po halos talaga yung babunot siya or what, hindi ko po alam. Si Camille, nakaladkad ang halos may 100 metro. Sa intersection na ng Pedro Hill at Taft Avenue, nakabitaw ang biktima. Para na po siyang kapil na ano, hindi mo na maintindihan. Matapos ang insidente, nagawa pa raw ni Camille na maglakad pabalik. Tawag natin first responder, sila yung nakakita sa mga pangyayari. So dapat tandaan nila kung ilan katao, anong mga gamit, anong mga sinasakyan, at eventually kung anong nangyayari sa kasalukuyan na maibigay nila kaagad, na ma-report kaagad dun sa, ano, sa law enforcement. Sa kasalukuyan, nagpapagaling si Camille sa kanilang bahay habang gumugulong ang investigasyon. Hindi agad nakapag-pablatter ang biktima sa pulisya. Nangyari po ng April 2, 6:20 ng umaga. Gabi na po nag-report sa atin yung biktima, no? And right after naman na mag-report sa atin, sinamaan po kagad naman ng pulis natin dito mismo sa barangay kung saan na-video yung pangyayari. Dito na nila napag-alaman na ang mga kawatan, natiktikan pala ang biktima. Pumasok ang riding-in-tandem sa Pedro Hill kahit one-way ito. At dito na nila namataan ang naglalakad na si Camille. Bumelta mga kawatan at saka sinunta ng walang kamalay-malay na biktima. At nang nakakuha na ng tiyempo, saka sila umatake. 2 araw matapos ang insidente, nagpatawag ng punong ang kapitan ng barangay 696 kasama ang mga pulis mula sa Station 5. Noong taong 2015, kinilala ang barangay 696 bilang best in peace and order ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kaya nang sila malusutan ng mga kawatan noong April 2, agad silang umaksyon. Dito na pinag-usapan ang mga habang para mahuli ang mga suspect. Meron kaming nilagay na outpost sa kanto ng Pedro Hill, and sa Nakpel, and sa Remedios, sa Taft. Yun naman is 24 hours doon ang ating police na nagbantay. And then yung coordination with the barangay, napakahalaga po nun kasi at times pag nagpapatrole po ang ating mga kapulisan kasama rin po yung barangay. Paalala ng otoridad, gamitin ang sidewalk kapag naglalakad. Maglakad ding pasalungat sa daloy ng trapiko para makita mga dumarating. Kabilang sa street crime ang robbery, hold up, snatching at vandalism ayon sa PNP. Mas maraming tao, konti na lang ang pagkakakitaan, walang mga trabaho, yun ang nagtutulak sa kanila. Tandaan din ang inyong mga nakakasalubong o kasabay sakyan. Kapag hindi kayo sigurado sa paligid, mainam na lumihis na ng daan o bumaba ng sasakyan. Igan ngayong bakasyon, uso na naman ang biyahe at kaliwat-kanang lakad. Maging alisto sa mga iniiwan yung gamit at sa bawat kaling tatahakin. Huwag bigyan ng pagkakataon ng masamang loob na makapambiktima para walang sinuman ang mapahamak.